Ampuna siyang gagambala habang ako'y sumagot. Okay, so hindi pa matapos ang sagot ko. Patapusin mo na yung sagot bago magsalita. Okay. So diretso. Okay? Hindi ka naalis ng Islam? Okay, go. Lugar, brother, kung lugar pa ito, tao, o hayop, o ano paman, saan ang galing ang salitang origin ng Biblia? Ah, sinagot ko na ang origin ng Biblia ay galing sa Greek. Ito'y tinatawag na aklab sa so, hindi Tagalog. Po, okay, clarification lang po. So, hindi po ito lugar, hindi sa tao, hindi sa bagay. Ang tao ay hindi aklat. Ang sabi ko, ang Biblia, ang asali nito sa Tagalog ay aklat. Sunod na tanong. Tama lang muna. Okay. Meron pa, pwede pa po magtanong, Ustad. Okay na. Alhamdulillah. So, bigyan natin ng isang masigabong palakpak si Brother Wendell at isang malakas na takbir para kay Ustad Barcelon. Allahu Akbar! Okay, no? Well, natapos na po yung tinding ni Brother Wendell, ano po, at yung cross-examination. Ha? Opo, ngayon po naman, sa unang tinding po ni Ustad Barcelon, ano po, para sa negative side na kung saan ang Biblia, patutunayan yung hindi inspired Word of God. 20 minutes para sa ating kapatid na ipinagmamalaki na si Ustad Ahmad Barcelon. Isang malakas sa takbir! Allahu Akbar! Time is third. Sandali po. Ako mga kapatid, tabarakallahu ladina. Tabarakallahu ladina min biadil mulk wa ala kulli syai'in qadir. Qala rabbi rasli sadri wa yasiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mga minamahal na mga kapatid, so totoo lang, isa sa anim na pananampalataya ng mga Muslim, kapatid na Wendell, kami ay naniniwala sa aming doktrina sa lahat ng mga kasulatan na ipinadala ng Diyos. Wala kaming pag-aalindangan dito at kung talagang meron ito, kami ang kauna-unahang maniniwala. Ayaw namin na masabi ng ating mga kapatid na Kristiyano na kami ay hindi naniniwala sa mga kasulatan na ipinadala sa mga Kristiyano, sa mga Hudyo o ano pa mga una pang mga unang mga tao. Isa ito sa mga fundamental na belief ng pananampalatayang Islam. Ang malaking pinoproblema lang namin ay ito pinipresenta nyo sa amin na sinasabi nyo ito yung mga kasulatan na nauna bago ang Quran na siya magiging topic natin sa pangalawa nating usapin, ay hindi ko malaman lang kung alin pang Biblia ang aming paniniwalaan. Sa dami rin ng Biblia kasi Brother Wendell na dala mo. So, sa dala ko rin Biblia, nahirapan po ko ng todo kung alin Biblia ang dapat paniwalaan. Ito po ba yung The Promise, the contemporary English version? Meron po ako nito. Hindi ko lang dala yung confraternity ko eh. Meron ka yun. Meron din po ako rito na The Way, yung sinasabing The Way. Pero Bible din po ito, The Living Bible nakalagay. Tanggap nyo rin po ba ito? Pakisagot lang po mamaya. Pwede rin ito po ba yung tinatawag naman na The Living Bible, parang paraphrase? Ano po? Meron din po ako dito na tinatawag na ito, King James Version naman po. Na nire-recheck yata ito ng mga Catholic. Nire-recheck po yata. Ano po? So ito pinuproblema ko nire-recheck ng Catholic ito. Kung ito naman po ay sinatawag na ito, Revised Standard Version ni na Nelson po ito, no? Meron din po dito yung tinatawag na Holy Bible with reference naman po ito, no po? Bagamat Nelson din magkaiba yung kapal niyon, ito yung mas matanda. Holy Name Bible naman po siya, brother. Ito pinakamatanda kong Biblia. Ito po ay umabot na po ng 350 years na ito. No? Dahil namaanap pa yan sa mga lolo ng mga lolo ko. Ito naman po ay yung tinatawag na English version pero Word in Christ in red letter naman po siya. No? Ito, Good News Bible po ito. Ito yung sa ano, may apokrypha na sinasabi ng mga review ninyo na maaaring sinasabi nyo na kumpleto. Kasi yung iba po hindi kumpleto. Ito naman po yung sinabi ito sa translation naman po ito, version ni Tandel. Pero sinabi niya, the book. No? Pero hindi Biblia sinabi, the book. Ito naman po ang salin ng banal na kasulatan ng Isaac si Jehovah. Which is, hindi ko alam kung tinatanggap po ito ng Katoliko, ng inyong reliyon. Meron din po dito tayo na God's Word na kalagay. Ito, matanda na rin po sa akin ito, no? Yan, Bible. Pero iba laman po niyan. Meron po dito Jerusalem. Baka sa Jerusalem po ito ginawa. No? Yun. At ito pa, Holy Bible. New Living Translation naman po kay Badusa na una kanina. Pero Bible naman ang sabi. Holy Bible siya. No? Meron din po tayo dito, Revised Standard Version ng
luma na, no po, magkaiba doon sa laman ng iba. Yan, hindi, okay lang, okay lang. Ah, okay. Meron din dito po na kung saan ay iba pang mga Biblia ko, tulad dito, no? Good News Bible, yan, in English, ano po? Yan. Alright. So, hindi na yan, hindi na yan. Hindi na yan. Oh, ito po, isa sa mga pinuproblema ko, dahil isa sa mga Bible po ito na buklat ko. Ito po yung hindi ko binubuklat na version sa Biblia, Brother Wendell. Pakisabi ko po, ito po ay pwede sa akin. Kasi bakit? Catholic Women's Devotional Bible, eh para sa babae lang. Kaya hindi ko po binubuklat, pero nakalagay Catholic, yung religion yung pinanggalingan. O yung kasalukuyan yung religion. Catholic. Kaya hindi ko siya binuklat, natatakot po ako, baka maging babae ako. Yun, okay. Natuwa naman ako dahil nakakita ko ng Catholic Women's Bible, nakahanap po ako ng katapat niya. Ito naman, Men's Devotional Bible. Ito para sa lalaki. Dahil lalaki-lalaki po ako. Yun. Yan. Kaya magkaiba yung women sa Catholic eh. Yun naman, women's. Ito naman, men's. Aba, may pang lalaki pala, pang babae. Grabe, katuwa ang Biblia, no? So, hindi ko lang malakalim po dito. Dahil nahihirapan po kasi kami, mga Muslim, kung alin ang tatanggapin namin na talagang sinasabi niyong Holy Bible na salita ng Diyos na mapapanaligan. Dahil handa naman po namin tagapin kung mapapatunayan. Ano po? Yan lang. Yun po mga unang katanong ako sa aking unang tindi na halos patanong lahat dahil kayo po ang affirmative. Handa naman namin tanggapin ang mga bagay-bagay. Well, kanina po ay nagtanong ako sa ating kapatid na si Brother Wendell. Malinaw po ang tanong ko. Kung ang salita ng Biblia po pala na nasalin sa wikang Tagalog at English ay galing ito sa tinatawag na Greek, bakit ito mga Biblia kung ito nadaladala ko? No po? Na pinagkukuha ko naman ito sa mga tinatanang Philippine bookstore, sa Christian bookstore, pati sa Catholic trade sa Tayuman, bumili po ako ng Biblia. Hinahanap ko po yung salitang Biblia sa loob ng Biblia. Hindi ko po nasumpungan. Kung totoo talaga, nandun pala, nasa Greek pala, bakit wala rito sa mga Biblia ito? Yung po ang gusto kong malaman, ibig sabihin eh, may pandaraya pala mula sa Greek, papunta ng Tagalog o English. Dito pa lamang eh, malaki na ang kalukuhan eh, na naganap, ano po? Oo. Yung po medyo pinuproblema ko, no? Kaya kami mga Muslim, handa namin tanggapin kung ito'y salita ng Diyos. Ngayon, tayo mga Muslim, no po, hindi na kinakailangan sa atin ang tinatawag na specialized training na ikaw ay nakapag-aral. Maging ang mga Kristiyano, hindi na kinakailangan nakapag-aral ka ng theology, para maintindihan mo kung ano ang laman ng Biblia. Ano po ba ang aming stand bilang mga Muslim sa loob ng aming pagbabasa ng Biblia? No po, kami mga Muslim, ang aming stand, no po, na ang hawak naming Biblia, unang-una ay maaaring ito po ay merong tinatawag na sense, Word of God. Sense, ibig sabihin diwa. Sense. Bakit? Si Brother Wendell na rin po ang nagsabi kanila na ipinahayag ang salita ng Diyos sa mga naunang mga propeta sa Hebreo, Greek, at Aramaic na wika ni Jesucristo, sumakanyanawa ang kapayapaan. Sapagkat yun ang mga unang wika. No po. So in other words, itong mga hawak namin Biblia na naisali sa wikang Tagalog, English man o ibang wika, Pranses o Bisaya, ay hindi na natin matatawag na salita ng Diyos. Kundi ang aming paniniwala, kung meron man pong talata dyan na nakasulat na kung saan ay matatawag nating salita ng Diyos, no po, ay hindi matatawag na salita ng Diyos, kundi diwa dito. Diwa! No po, dahil ang orihinal na salita ng Diyos ay kung saan wika po ito ipinahayag sa wika ng propetang ginamit niya. Halimbawa, sa wika ni Moses, Hebreo. No po. Sa wika ni Abraham, Hebreo din po si Abraham, no po? Sa wika ni Jesucristo, alba siyempre po, sa wika ni Alcumanya na makapayapaan, eh Aramaic po ang wika niya, yung po ang lingwahe na kung saan ipinahayag ang salita ng Diyos sa kanya. No po? So in other words, kung ano ba yung nandoon ng mga lingwahe na nagamit, yun ang orihinal na salitaan ng Diyos na aming pinaniniwalaan na kung saan ay purong-puro mula doon sa wikang ginamit ng propeta nung siya ay magbahaya. Pangalawa po na aming tinitindi sa aming paniniwala sa Biblia na ang Biblia ay naglalaman ng salita ng mga propeta. No po, meron po dyan, mababasa. Hindi na kailangan pa ng mataas na pag-aaral dahil mababasa po natin dyan ang naparaming talata na nagpapatunay na maraming mga salita ang propeta dyan. Hindi salita ng Diyos yan, kundi salita ng propeta sa kanyang bayan. No po. Pangatlo, no po, pakinihan tayo ng talata, saka natin dibibigay na lang po yun. No po, dahil kulang ang 20 minutes, dahil 30 minutes dapat na nakano dyan, ginawa pong 20 minutes na lang para mapabilis ang usapin ito. Okay.
Pangatlo po ay naniniwala po kami na ang karamihan, volume, no, sa loob ng sinasawang nilang Biblia, ang salita ng istorya. No po. Dahil bakit? May nagkukwento. Halimbawa, yung Mateo 1 hanggang Mateo 9, diyan pala makikita mo po diyan, hindi si Mateo ang nagsasalita. Hindi rin si Kristo, kundi may nagsasaysay. No po. Nakita ni Jesus si Pedro, at si Pedro ay lumapit kay Jesus at sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. In other words, may nagsasaysay. May nagsasabi na nagaganap. So ang tawag po doon ay mga historian. Hindi po ito salita ng Diyos, kundi ito ay salita ng historian. Ano po? At may na-discover din po ako sa Biblia na kung saan ay salita ng multo. Hindi po salita ng Diyos, hindi salita ng propeta, hindi rin salita ng historian, salita ng ghost o multo. Ano po? Yan, may na-discover po ako. Yan ang medyo kakaiba na na-discover ko ba? Salita ng multo yata ito. Yan. Yan, may ka-clarify siguro ni Brother Wendell yan sa akin. Ano po? Yan. So, sa amin po mga Muslim, ang paniniwala namin, talaga may mga kasulatan na nauna. No doubt for that. No po. Ngayon, ang pinong problema namin, paano po namin tatanggapin yung sinasabi yung Biblia niya? Yan nga yung kasulatan na nauna pa sa kasulatan sa banal na Quran. Dahil ang mga Muslim, huwag kalimutan, pakitake note po mabuti, Brother Wendell, ang mga Muslim po'y naniniwala na meron talagang lumang tipan at mga kasulatang ipinahayag niya sa mga unang mga propeta o mga sugo. Ang tawag po doon talaga namin, naniniwala kami. Ang tawag nga po namin doon, mga Torah, kagaya ng pinahayag kay Moses, pinahayag kay Propeta David, Salmo, na po, Sabur, sa orihinal niyang kalagayan. At yung pinahayag kay Jesus Cristo, ayan nga po yung Ebanghelyo ni Jesus Cristo o tinatawag sa aming Quran na Injil. Naniniwala po kami dyan. At siyempre, kung naniniwala kami lumang tipan, may bagong tipan, meron po pinakamahalagang tipan, yung pong paksa mamaya sa pangalawang ano natin, pag-uusap, yung pong Quran na siyang pinaniniwalaan namin na huling tipan ng Diyos. The last and final testament of God. Ano po? Ganun lang kasimple ang aming ano, naniniwala. Ngayon, tinanong kita kanina, ano po? Kung saan nanggaling ang salitang Biblia? Ang sabi niya, ito ay aklat, bagay, no po. Tinatanong ko, yung ba'y galing sa lugar, galing sa isang tao, o galing sa hayop? Sabi niya po, isang aklat ito, isang bagay, hindi lugar, no po. So, nagulat po ako dahil sabi ko, aba, yung akin palang katunggali kulang sa research. Kulang sa pagsusuri at pagsasaliksik, ano po. Dahil bakit? May mas magaling pa sa akin eh. Pagdating po sa pagsusuri, ano po, may isa tayong kababayan na kung saan ay napakahusay, professor po ng mga nagiging pare, professor na magiging mga pastor, ano po, si Professor Jose Absalud. Meron po siyang aklat na isinulat. Ayan, ito po. Ang mga ugat ng suliranin sa Biblia. Ayan. Isang Kristiyano po ito na professor sa napakaraming mga nagiging pare at mga pastor. Professor po siya. Ang matindi ang kanyang narating na kaalaman. Ano po? Siya ay kasalukuyang Associate Personal Ministry Department, ano po? Instructor ng ALBIB. Siya ay professor po siya. Sa Quirino Charts, ano po? At siya ay nag-aral ng Biblical Language, Hebrew, Greek, at Aramaic. At Hermeneutics. Grabe, magaling itong taong ito. Research Writing Report sa Asian Theological Seminary. Nag-aral din siya ng Philosophy, Psychology, Theology sa Divine Word College. Siya po ngayon ay isang magaling na professor at meron po siyang ginawa na aklat. Isa siyang Kristiyano. No po, nagtuturo sa maraming nagiging pastor, nagtuturo sa mga nagiging mga pare. No po, iniimbitahan siya bilang sa mga seminar at iba-iba pa. Napakagaling, no po, ang natapos ng taong ito. Sangayon po sa kanya, no po, sa kanyang aklat na ito, sa page 4 po ng aklat na ito, ganito po ang pagkakasabi niya tungkol sa Biblia. Ito ang sabi niya. No po. Ang ginagamit na sulatan noong unang panahon ng manunula ng bagong tipan ay madaling mabulok at masira sa dahilang ito'y gawa mula sa halamang papyrus o papyrus. Sagana ang lugar na ito sa ilog
Nile River ng Egypt at sa bansang Syria. Palibhasa, marami nito ay ginagamit at isinasakay sa sasakyan ng dagat mula sa dagungan ng Biblos, kung kaya't ipinapalagay na dito nagmula ang pangalang Tabiblia o na siyang pangalan ng lugar. Kung ganun, ang pangalan pa ng Biblia na sinasabing banal ng ating kapatid ay pinagtatanggol ang salita ng Diyos ay hinango mula sa lugar. No po, in other room po, hindi po ito kinasihan ng Diyos, hindi ang Diyos ang nagsabi na tawagin mo ang salita ng Biblia, kundi hinango sa lugar sa ayon mismo kay Professor Jose Absalom. Hindi bagay, kundi lugar. Ang nakakapanindig palahibo sa lahat na kung saan paano kaming mga Muslim tatanggapin natin na ang Biblia ay salita ng Diyos. Eh kung yung mismong reliyon niya, matataas ng kanilang reliyon, ang kanilang publikasyon mismo. No po? Nakakuha po ko sa Catholic Bishop Conference of the Philippine Office. No po? Ito po mismo yung aklat na nagdedepensa sa kanilang reliyon. Ang Know the Truth, a publication to defend the Catholic faith. Ayan. At hindi po mga nandito, sino-sino yan? Archbishop Filoni, Cardinal Rosales, no po? Ha? Most Reverend Joe Gracias Iñiguez, Brotherick Pamilo, Doctor of Dedrin, Reverend Father din siya, Father Geraldo Piador. Ito po ang mga kolumnista ng nasabi nilang a publication to defend the Catholic faith. Yung reliyon niya. No po. Tinanong ko siya nung napakagaang na tanong, hindi niya kagad sinagot ng diretsa mula sa mismong pinanggalingan at mga leader niya. Anong sabi ng kanyang mga leader? Ganito po ang pagkakasabi. No po. Sa aklat na ito ng Catholic faith, tungkol sa pagdidepensa nila sa Biblia, nakakapangilabot ang sinabi mismo sa aklat na ito po. No po? O sa tinatawag na magazine na ito. Sa page 6 po ng magazine na ito, ganito po ang nakasulat. At bibigyan ko kayo ng kopya nito, kayo mag-alala. Ito po ang nakalagay. Impact. The term Bible has a pagan origin. Abay po, galing pala ito sa paganong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nakakapangilabot. Diretso po natin. Publication ng Catholic ito. The Greek word Biblia. Start now. Noong po bang inyong isagawa, kapatid, na bildel ng Iglesia Katolika ang pagka-canonize ng Bible? Ilan po ba ang... Is coming from the penitent city of Biblos that was trading port for papyrus. For the Greek, Biblos means those book and invocation of the goddess of Ormus. Aba, ito pala yung mythology. Hindi pala talaga salita ng Diyos. Hinango pala sa mythology. Nakakapangilabot sa mga magsapa sa Diyos-Diyosan. See? Diretso pa natin. Conclusion sa huli. Even the Bible itself has a pagan background. Nakakatakot. Sino may sabi? Hindi po ako ha. Publication mismo ng mga Katoliko na leader nila. Mga cardinal nila ito, sa kanila ito, ito po yung publication nila to defend the Catholic faith. Hindi alam ni Brother Wendell, meron tayo sa kanila. Yun ang hindi nila paghandaan. Ano po? Oh. Clear na clear po yan. Inaduro mo, yung salitang Biblia, eh inamo lamang pala ito, sabi ni Professor Jose Absalon, galing ito sa lugar. Sabi naman ng Catholic Faith Defender Magazine nila, mismo mga pare nila sumususong nito, no po? Last 2 minutes and 40 seconds. Paganong paniniwala? 2 minutes and 40 seconds. Paganong origin, mga kababayan? Kaya paano kami mga Muslim maniniwala na ang Biblia ay salita nga ng Diyos? Kung mismong, itong mismong publication nila na siyang nagdedepende sana, magtatanggol sana sa kanila, sa kanilang Biblia ay nagsasabi na hindi ito dapat paniwalaan sapagkat ito ay paganong paniniwala. Pagan origin. Maraming salamat po. Meron pa po, Osan. 2 minuto mahigit pa. Okay lang. So, meron pong
15 minutong paglilinaw para kay Brother Wender Talibong. Ano po, yung pong rules na po sa napag-usapan natin, magtatanong lang siya. Hindi po siya pwedeng mag-rebattal. Ano po, o kung ano pa man. Magtatanong lang at kung anong tanong, aantayin niya kung anong sagot ng ating kapatid na si Ustad Barcelon. Okay, start now. Unang sagot. Ginamit mo, unang tanong, ginamit mo ang aklat Katoliko. Gagamitin ko rin ang aklat Muslim ng Muslim. Ito ang tanong. Sapagkat sinabi mo na ang Biblia ay hindi kinasihan na salita ng Diyos. Ang tanong, ang Biblia ba ay banal na aklat o hindi? Nasa negative po ako kapatid na Wendell. Kaya hindi po. Okay. Kaya nga negative. Hindi. Okay. Kung mabasa ko sa aklat ng mga Muslim na sinabi, ang Biblia ang Katoliko mismo ay banal na aklat, sangayon kang nagsinungaling ka. Nag-adar ninyo. Nag-adar ang inyong reliyon. Okay, maraming salamat sa natulad ang tanong. Ito ang sagot. Batay sa aklat na ito, noong una pa ay meron ng 73 books. Gospel ang tanong ko, huwag mo ibahin. Ang nakanonais, may apat na gospel. 73 books ang lahat. Old and New Testament. So, apat lang po. Hindi po ito pinili o kinuha sa ibang mga gospel. Ibig sabihin talaga, mula pa apat lang talaga. Natural ang Santa Iglesia sapagkat siya ang may-ari, siya ang pumili kung alin. So hindi niyo po sinasangayunan ang publication ng inyong simbahan. Ang naturang nakasulat sa aklat na yan o magasin ay talagang sinangayunan ko sapagkat hindi nakasulat ang salitang diwa at Bible is not inspired word of God. Layo ng sagot, grabe. Objection, moderator. Objection. Hindi niyo po sila. Objection. Objection. Okay, objection granted. Ulitin ko kung anong aming kasunduan. During the cross-examination, it must be direct questions. Avoid any commentary. Okay. Yun ang ginawa ko. Okay. Sunod na tanong. Okay, sunod na tanong. Hindi niyo po sinasangayunan ang publication ng inyong magazine na ito. Sinabi ko, sinangayunan ko ang publication sapagkat hindi nakasulat yan. Bible is not inspired word of God. Iyon ang ating paksa ngayon. Tinatanong nga kita muna kasi relevant sa pinag-uusapan natin. Nandun yung sa rules natin eh. Kaya ako tinatanong sa iyo kapatid. So hindi mo sinasangayunan na itong publication ito, sinasabi nila na merong mahigit na 50 pang gospel na hindi nila isinama. Ito ang sagot. Sabi ko, sapagkat hindi yan tumututol batay sa ating paksa. So, Bible, in other words, huwag kang gagambala. Okay, tapusin muna natin sagot bago tayo. We have an agreement. Okay. So, okay, we'll proceed. Kapatid na Wendell, tinatanong kita, apat na gospel mo lang po ba talaga ang tinatawag na inspire sa ayon sa inyo? Sinagot na kita kanina, ang kabuuan ay 73 books na aklat, apat na gospel, ngunit sinangayunan ko yan sapagkat walang nakasulat batay sa ating paksa. Bible is not inspired word of God. Sunod na tanong. Sinasangayunan ko, sabi mo eh, nasaan ngayon yung natitira pang mahigit na 50? Okay. Ito ang sagot. Sabi ko, sinangayunan ko yan. Sapagkat ang nakasulat na yan ay hindi atin sa ating proposisyon. Ang proposisyon ay nagsabi, Result, huwag muna kang gagambala kapatid. Result, that Bible is inspired word of God. Kung ang Biblia pala inspired word of God, in other words, hindi po ito pagan origin. Ang origin ng pangalan
galing sa mga pagano, tulad mismo ng Diyos ng mga Muslim, na Allah, wala galing. Wala ka pinag-uusapan ang sagot mo eh. Huwag kang gagambala muna. Okay, okay. Konting kalmado lang po, no? Hintay kang matapos ako. Okay, hintayin muna natin yung sagot. Tapos, tanong ulit. Okay, proceed. Sagot. Ang kanyang pinanggalingan, galing man sa mga pagano, okay, hindi natin nababanggitin ang Allah. Gaya ng buwan. Mga pagano ang sumamba, ngunit ginamit yan na sign. Gaya ng kalendaryo, una ang mga paganong gumawa, ngunit yon ay ginagamit natin ngayon. Ang Biblia rin, sapagkat ito'y salitang aklat, ginamit na ng mga pagano, ngunit ito'y inspired word of God, sapagkat ang naturang mga aklat ay nang nakasulat dito, hindi salita ng mga pagano, salita ng Diyos. So, noong tatanong, pag sinabi po bang inspire, ano pong ibig sabihin nito? Sinagot ko na yan at tinalakay ko na kanina na ang ibig sabihin ng inspired ay kinasihan sa Tagalog, kinasihan na salita ayon sa nakasulat sa nabasa mo na aklat at magamit sa pagtuturo sa anuman tungkol sa pananampalataya at ang lahat na salita ng mga hula ay talagang naganap. Sunod na tanong. Sangayon po sa Genesis 19, talatang 30 hanggang 36, tungkol po sa dalawang anak ni Lot na kanyang naanakan, yun po ba yung inspired word of God? Okay, maraming salamat sa naturang tanong. Kung ating basahin ang context, o akala ng mga babae na ubos na ang lahat ng mga lalaki. At dahil sa akala nila'y ubos na, yon ang nangyari upang sila'y sumunod sa utos ng Panginoon na sila ay magparami. Sunod na tanong. Sunod na tanong. Sa, nakasulat po dito ang salitang Biblia sa Living Bible na binabasa niyo sa akin kanina. Bakit po dito sa Biblia ng Katoliko na siyang inyong pinablis mismo, wala? Ito ang sagot. Sapagkat sinabi ko kanina na ang role sa pag-translate o pagsalin ng Biblia ay batay sa according to the text in which the original text was written and according to the meaning of the text. Ang nakasulat sa The Living Bible, according to the meaning, ang nakasulat ayon sa Katoliko, according to the text. Ngunit, hindi yan, hindi yan ang batayan. Ang sabi dyan, Bible is an inspired word of God. Pinatunayan mo, gamit ang naturang talata. Kung sulat mo, kukuha po ko ng ilang Biblia dito. Okay. Maniniwala po ba kayo na bawat isa'y nagkokontrahan? Okay, ito ang sagot. Sa paniwala ng mga Muslim, ay may nakakontrahan sa bawat isa na salita. Ngunit, sa paniniwala ng mga Kristiyanos, ang lahat ng mga alleged contradiction ay maaari naming ito'y italakay. Pumayon po ba kayo na kukuha tayo ng isang talata lang at kukuha ko ng mga Biblia dito na kung saan ay papakit na sasagutin niyo sa amin na kung sila'y nagkakasundo? Ang sagot, bayag ba ko? Bayag ako. Kung may mabasa ka na Bible is not inspired word of God, kontra yun sa nakasulat ng binasa mo kanina na The Living Bible, talo na ako sa debate ito. Ako ang nagtatanong. Hindi ka dapat mag-lay down. Mali yung ginawa mo. Objection. 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 Okay, sandali lang. May challenge kasi. Okay. Objection. Objection. Ito ang sagot ko. Ginamit mo ang The Living Bible, binasa mo ang ating paksa. Kaya, kung sabi mo, kung may nakakuntrahan sa naturang aklat o Biblia, kung may nakasulat man sa naturang aklat kahit sa Katoliko na nakasulat, Bible is not the inspired word of God. Yun ang sinabi ko. Talo na ako. So, yun, alis ako sa pagiging Katoliko. Tatanggapin mo ba yun?
hindi siya ang dapat magtanong, ako eh. Okay, so ang sagot niya, mamaya na lang yan. Okay, wala nang comment, so diretso na lang tayo sa tanong. Okay. Okay, ang tanong ko sa iyo eh, kukuha ko ng Biblia, kapatid na Wendell, na kung saan ay tatanong ko sa iyo pagkatapos natin basahin ang talata, kung sasabi mo, magkakatulad ba sila o nagkasalungatan? Okay, ito ang sagot ko. Inulit ang tanong, ulitin ang sagot. Batay sa Biblia ang kinuha mo na kanina na nakasulat, "All Bible is inspired Word of God." Kung may mabasa ka, yun ang paksa natin eh. Kung may mabasa ka sa naturang Biblia na whole Bible is not inspired of God, kuntrahan yan, talo na ako. Hindi yan ang itinatanong ko sa iyo, iba ang sinasagot ko eh. Objection moderator. Ako po, magkano? Kung ano po sana yung tanong, yun ang sasagutin. Ano po? Yun lang po. Okay. Kung anong tanong, yun po ang dapat sagutin. Okay. Ang tayong ni Ustad, maliwanag po. Pakisagot okay. Lang po. Maliwanag ang sagot, Mr. Moderator. At nakabatay pa rin sa ating paksa. Anong paksa natin? Bible is inspired Word of God. Anong tanong ni Ustad? Kung makakita ako ng Biblia na kontrahan, sangayon ka ba? Ito ang sagot ko. Kung makakita ka ng Bible na kontra sa binasa mo, na Bible is inspired of God at ang nakasulat ay Bible is not inspired of God, yun ang kontrahan, talo na ako. Ang tinatanong ko sa iyo, relevant sa ating pinagtatalakay, kinakailangan maipakita natin sa tao kung totoo nga bang ito yung inspired of Word of God. Pag sinabing inspired, ibig sabihin niya walang kamalian. Hindi sila maglalaban-laban kasi pumili ka ng isang Biblia na kung saan patutunayan ko, kontra naman dun sa napakaraming Biblia. Ito ang sagot. Dahil batay sa ating kasunduan, kailangan makabatay tayo ayon sa paksa. Nandun ako sa paksa nga eh. Kunin natin na rules. Akin na yung rules. Objection. Ito ang rules, kapatid. Okay. Okay, sandali. Objection. Okay, ikaw. Moderator, basahin. Sige, basahin. Kaya nga. Yes, of course. Yes, of course. No. Pakipatay mo ni Tay. Okay, ito po ha. Rules of interpolation na po. One, question should primarily focus on arguments developed in the speech of your opponent. However, matters relevant and materials to the proposition are admissible. Ipo ba? Basta relevant. So dapat pwede po yung kasama po yan. At saka material. Clarification. Okay, good. Moderator. Ano pong matters irrelevant? Dapat di tayo lalabas sa ating paksa. Ang paksa ay malinaw. Bible is inspired Word of God. Ang sabi ang tanong ng ating kapatid, malinaw kung sinagot. Kung makabasa siya, sa pipili siya ng Biblia, at kung makabasa siya, na po ang nagtatanong. Siya lagi. Kung makabasa siya na may kontradiksyon, sangayon ba ko? Itong sagot ko. Kung mabasa mo sa alinmang Biblia na kontradiksyon yun sa ginamit mo na Living Bible batay sa ating paksa, yun ang sinabi ko, talo na ako. As a moderator, brother, ano po? Kung ano po dapat yung tanong, sasagutin nyo, hindi nyo dapat bigyan ng iba pang tanong na siya ang dapat sumagot. May tanong po siya eh. Dapat sagutin muna yung tanong. Yung po ang rules natin. Okay, sandali lang po. Sandali lang. Okay. Ganito po yun. Sagot po niya ay sasang-ayon siya sa sinabi ni Ustad. Yun ang sagot. Pero may challenge po. Okay. Ang challenge po, kung ang itong tema ay mabasa na hindi na siya inspired. Ibang tanong po yun. Ano po? Bawal po kayong magtanong. Ano po? Clarification mo rin po. Hindi ako nagtanong. Bawal po yun kasi yung tanong
Nagtanong din kayo, dapat hindi po ganun. Moderator. Dapat yung tanong, kami po moderator dito. Yes. Kami po ang tinatawag na kung saan magbibigay ng mga rulings dito. Ano po? Okay po? Clarification. Kami po ang objection, moderator. Okay, sige. Ganito na lang. Palitan na lang ang tanong. Palitan na lang natin ang tanong. So, hindi marinisong ito. Objection, objection. Okay, continue. Objection. Teka lang. Maganda yung tanong eh. Huwag natin palitan. At dapat, bago palitan, tinatanong yung nagtatanong. Ano po? So, Yaustad, itutuloy mo ba yung tanong? Yung pa rin ba ang tanong? Mag-aak lang ang tanong ko eh. Huwag na magbibigay ng challenge kasi relevant sa matters na pinag-uusapan eh, kapatid na Windel eh. Miss, hindi tayo nagtatalo dito para tayo magpagalingan. Na tayo ay nag-uusap para iparating natin sa tao kung anong totoo. Relevant and matters. And what is our matter being discussed today? Yung paksa natin. Bible. Yung paksa natin. Inspired word of God. Result that oh, Bible. Oh, nasa Bible. Is, huwag muna kang kagabalahan. No? Inspired book of God. Ginamit mo kanina ang Living Bible, yun ang sabi ko, kung may mabasa ka na hindi inspired word of God, talo na ko. Okay. Malinaw. Ulitin ko po, ano po, wala po sa rules yan. Na siya nagtatanong, ikaw ang sasagot at hindi po kayo ang magtatanong. Kayo nagtatanong sa nagtatanong eh. Sagutin niyo po muna, gagawin niya, ano po. Moderator, malinaw na hindi tanong ang aking kung may mabasa ka. Hindi tanong ang aking banggit, moderator. Malinaw ang sabi ko. Kung ang mabasa mo sa naturang mga aklat, hindi yung tanong, kung mabasa mo sa naturang aklat ay kontradiksyon ayon sa ginamit mo at binasa, yun ang sinabi ko, talo na ko. Oh. Ano po ba ibig sabihin ng salitang kung? Di po ba patanong yun? Tanong yun eh, kung! May question mark dun eh. Di pa tanong yun? Tanong yun, brother. Tanong yun. Napakasimple ang Tagalog yan, kapatid. Kung! Okay, medyo mainit na po tayo, ha? So, maganda po sana ipagpaliban muna itong tanong na to para makausad po tayo. No, hindi po tayo makausad pag lagi ganito. Yung affirmative po, yun na po yung sagot niya. Parang may challenge question man kung question siya, pero hindi na po maiiba yung sagot niya. So, ang maganda dito, kung papayag siya studs, palitan yung tanong. Kung papayag siya. Patuloy! Yung rules po, yung rules po, ano po? Baguhin natin yan po, ano po? Hindi pwede yung ganun. Siya po ang may oras ng pagtatanong o nagko-question sa inyo. Huwag po natin, huwag tayong maglalagay ng iba pang question na siya ang dapat sumagot. Okay, clarification ano moderator, ha? Kanina, sinabi ni Ustads, pag may mabasa ka na Biblia, sa anumang salin, kung may mabasa ka, talo na ako. Nakapatay ba yung oras? Nakapatay? Talo na ako. Patay yung oras. Siya po na gumamit ng naturang taktika. Sabi ni Ustads kanina, kung may mabasa siya, kung may mabasa ka, talo na ako. Okay? Mm-hmm. So, ngayon, nag-challenge din ako. Mm-hmm. Kung may mabasa man, sa anong aklat na yan, na hindi... Putuloy na po natin, brother. Protokoly na natin, napakasimple lang. Halimbawa, sinasabi niyong mali yung ginawang challenge kanina ni Ustaz, gagayahin niyo po ba yung mali? Gagayahin po ba natin yung mali? Halimbawa, mali na yung ginawa ni Ustaz, gagayahin po ba natin yun? So kung may mali na kayo nasilip doon, huwag na po natin gayahin. Bumalik tayo doon sa rules. Kung ano yung rules, walang gaya-gaya. Okay, sandali lang po. Moderator, clarification. Sandali lang po. So, papalitan niyo sa yung tanong, pero yun ding halos, ano po? Sandali muna. Hindi kailangan. Clarification muna sa aking side. Clarification. Wait, sandali lang po. Clarification muna. Sandali po. Kami po ang moderator dito.
Kapag nagbigay ng rulings po yung moderator, hindi na po dapat baguhin ng isang ano po. Bawal yun! Bawal yun! Nasa rulings natin yun. Ano po, kapag kami kailangan palitan sa question, nasa rulings, kailangan palitan, pwede po yun. Advisable yun. Tama po ba? Moderator, yes. Wala sa role natin na mag-ruling. Ano po? Ito ang clarification ko. Sapagkat sabi mo kanina, moderator, yes, kung nagkamali si Ustads kanina, hindi ko nagkagayahin. So bakit hindi nyo ginambala si Ustads kung alam nyo mali yun? Ganito. Ganito po. Kayo po ang nakakita nun. Sana nag-object kayo. Sana nag-object kayo. Ba't hindi po kayo nag-object? Di po ba? Nagkulang kayo. Kung nagkulang kami, nagkulang kayo. Dapat nag-object kayo. Moderator. Okay. Okay. Okay, ano po? So, ano po? Resolve natin muna yung issue. Sandali lang po. Payapaan. Ano po? Peace, loving people. Ano po? Kaya tayo maraming nagmamahal sa atin. Ano po? Okay. Okay, ano po? Same question po. Okay. Same question. At sana po, wala na po akong maririnig na magtatanong ulit. Ano po? Kung ano po ang tanong, sana po, pakisagot lang. Ano po? Napakasimple lang ng Tagalog natin ginagamit. Okay. So, tanong. Ito po. Tinatanggap niyo po ba, Brother Wendell, na kung lahat ng ito ay salita ng Diyos? At pati ang sinasabi yung na nakalagay na ang salitang Bible ay nandoon, yung The Living Bible Paradise. Sagot, tinalantay ko na kanina na yung mga aklat na inspired by God, yung idiniklara ng Iglesia Katolika, ngunit ginamit ko bilang patayan sa ating debate ito, ang iba't ibang version. Sunod na tanong. So in other words po, tinatanggap din lahat ng ito. Malinaw ang sagot. Kung ano ang idiniklara ng Iglesia Katolika, ano ba? Na version. Yung mga ini... Huwag kang... Objection mo dito. Oh, huwag ka munang gagambala. Let me explain first. Kung ano man version na idiniklara ng Iglesia Katolika, ay tinatanggap po rin yun. Maliban sa mga Protestant version, ngunit ginamit ko ang Protestant version bilang referensya ng debate ito. Bakit nyo po ginamit ang Protestant samantala may sarili kayong version? Ito ang sagot. Sapagkat ikaw na ay gumagamit kahit hindi kayo maniwala ng Biblia, ginamit niya rin in order to counter my pinanggang ustad. Ginamit ko yun sapagkat sabi mo, kailangan mabasa ayon sa nakasulat sa Biblia. Sunod na tanong. Paano kung may basa ako dito sa inyong latalahin na sinasabi mismo ng inyong latalahin na maliban doon sa aklat na inyong ginawa na nakinanonize, yung lamang ang tinatawag na authentic. At itong lahat ng mga librong ito, maliban dito na may imprimatur ng inyong mga pare, ito lamang ang authentic. Tinatanggap po, hindi. Ito ang sagot. Malinaw ang sagot ko kanina na kung anumang idineklara ng Iglesia Katolika, yun ang tinatanggap ko. Dineklara ba ng The Living Bible na Katolika yan ay authentic? Yung tinatawag na The Living Bible? Ito ang sagot. Ginamit ko lang yun kahit hindi idineklara sapagkat dala mo at nakasulat ayon sa ating paksa ngayon. Oh. Kaya ginamit natin. Oh. 1 minute. Sunod na tanong. Last question. Last question, Ustaz. Ang tinatanong ko sa iyo, yan ba ay tinatanggap ng Iglesia Katolika ang The Living Bible na authentic? Malinaw ang sagot. Malinaw pa sa sikat na ng araw. Ang sagot ko kanina, ang tinatanggap ko ang idiniklara.
Ngunit yung The Living Bible is a Protestant version, ginamit ko lang yan sapagkat to counter your tactics at papatunayan na kahit hindi idiniklara, yun ay mabasa pa rin natin ang naturang paksa. Sunod na tanong. Okay, wala na pong oras. Wala na pong oras. So ngayon, natapos mo ang interpolation. Time will start now. Mahal na Ustaz, yes, mahal na kapatid Amendel. Sabi mo kanina na ako'y isang manggagamit sapagkat binamit ko ang mga aklat o Biblia na hindi ko paniniwalaan. Tama ba? Tama po yun. Okay. Kung gayon, ako'y isang manggagamit sapagkat binamit ko ang Biblia na hindi ko paniniwalaan. Ginamit mo rin ang Biblia, paniniwalaan mo ba yung lahat? Hindi po. Kung gayon, aaminin mo manggagamit ka rin. Hindi po, sapagkat hindi ka po namin naniniwalaan. Alin ang totoo? Sabi mo kanina na magagamit ako sapagkat ginamit ko ang Biblia na hindi ko paniniwalaan. Habang ikaw ay gumagamit ng Biblia na hindi mo rin paniniwalaan, ngunit hindi ka magagamit. Opo. Kung gayon, sangayon ka na pag ang Biblia ay gagamitin kahit hindi paniniwalaan, ito'y may turing na manggagamit. Hindi po. Alin ngayon ang totoo? Kanina sabi mo ako'y manggagamit sapagkat ginamit ko ang Biblia ang hindi ko paniwalaan. Ngayon hindi naman. Alin ang totoo? Ginamit mo ang Biblia para lamang sa iyong sarili paniniwala. Samantalang kami, ginamit namin ang Biblia hindi para sa aming paniniwala. Kaya hindi kami manggagamit. Hindi yun ang tanong ko. Okay, palitan ko na lang ang tanong. Ginamit mo ang Deuteronomio, Kapitulo 6, talatang 4? Opo. Na ang nakasulat sa Hebreo ay ganito, Shela Israelio, Elo, Aelo, Adonai, Ihat? Opo. Okay. Kung mabasa ko sa Hebrong dalago, na ang nakasulat dito ay Shema, Yisrael, Yahweh, Elohe, Yahweh, Ihat. San peke? Objection mo na dito. Objection. Okay, objection. Saman. Nasa kasunduan natin during the close examination, walang gagambala. Sana ang ating kapatid na Ustaz, hindi siya gagambala. Oh. Okay, sige. Okay. Sabi niya ay peke ang naturang Hebreo. Ngayon ang sunod kong tanong. Maaari bang ipakita mo sa harap ng ating moderator ang sinabi mong original sapagkat ang aking Hebreo ay peke? Kapatid na Wendell, ang Arabic ay lolo ng Hebreo. Kaya kami ang may karapatan na magsabi kung ang tamang pagbasa nito ay naayon sa tamang pagbikas. Objection, moderator. Objection. Hindi ko tinanong kung sila ba ang may-ari sa Arabic. Malinaw ang tanong ko, kaya kailangan sagutin. Okay, ulitin ang tanong. Sandali lang po. Kapag nagtanong ka, dapat tanggapin mo ano man ang sagot niya, sangayon ka man o hindi. Basta't sumagot siya, tanggapin mo sangayon ka o hindi, dapat mong sanggapin yung sagot niya. Okay. Tama man o mali, sumagot siya. Nagtanong ka, dapat siya ng rules yan. I will rephrase my question. Kung ngayon aaminin mo, Ustaz, na hindi mo ipakita yung ginagamit mong Hebreo. Wala nga pong original nito sa aking mga pagpapahayag kanina eh. Kayo po may problema niyan. Sapagkat yung Hebreo niyan ay nabasa ko lamang po sa mga aklat na mga lumang tipan na kung saan ay may salin ng Hebreo. Kaya nga, saan mo nabasa? Maipakita mo ba ang naturang aklat na yun talaga ang nakasulat? Wala po akong dala niya, kundi okay. Ako ay binasa ko lamang sangayon po sa mga ipinanakala ng inyong pahayag. Very good. Sunod na tanong. Ginamit mo kanina ang Aramaic. Okay. Na ang sabi sa natural Aramaic, sabi mo, Shema Adonai Esnaleo Ihan. Opo. Okay. Kung mabasa ko naman
sa naturang Aramaic kaan nakasulat ay ganito, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ihat, sang ayon ka ba na binaluktot mo ang naturang talata? Hindi po. May pakita mo ba ang Aramaic na pinagbatayan mo? Wala po, kundali sapagkat binasa ko lang po yan. Okay. Very good. Tahimik lang po ha, kung ano man po ang sasagot ng ating tinatanong, sang-ayon man kayo hindi, dapat tanggapin nyo. That is the ruling. Sunod na tanong. Sabi mo kanina, ang Biblia ay diwa lang. Opo. Ngayon ang tanong, ang diwa ba ay may ituring na testimony of Allah o hindi? Testimony of? Objection mo dito. Okay, pakiulit yung tanong. Hindi masyadong narinig ng ating tagasagot. Okay? Objection mo dito. Okay, objection. Ganted. Saman. Ang unang gawain ng ating kapatid ay sumagot, hindi magtanong. Okay, okay. So, iwasan ang pagtatanong. Iulit natin yung tanong at mapakinggan ulit ni Ustaz. Kaya, pakinggan mo kapatid ni Ustaz. Sapagkat ang Biblia ay diwa lang. Ang diwa ba ay may ituring na testimony of Allah o hindi? Depende po. Kung gayon, sangayon ka na ang diwa ay may ituring na testimony of Allah? Depende nga po. Bakit depende? Kung ang original po nito pinanggalingan ay talaga may mapagpapatayan, maaaral natin testimony. Okay. Ayon sa footnote ng Quran, sinabi dito na ang Exodus chapter 25 verse 16 up to 22 ay tinatawag, it was to contain the testimony of Allah. Sangayon ganito. Commentators po ng author yan eh. Sangayon ka ba sa commentator ng Quran o? Pag-aaralan po muna natin bago ko sangayunan. Kung ngayon, siya ba'y nagtuturo ng kamalian? Pag-aaralan po muna natin. So bilang ustaz, aaminin mo na ang nakasulat na footnote, hindi po mo ba napag-aralan? Napag-aralan ko po. Kung ngayon na napag-aralan mo na, bakit sinabi mong pag-aralan mo ba? Kapagkat hindi pa sapat ang pag-aaral. Honest question. Honest question. Answer. Sinabi ko kanina na isa sa batayan na ang Biblia ay kinasihang salitang Diyos sapagkat ang mga hula nito ay naganap. Sangayon ka ba na ang mga hula ay naganap? Meron po, kapatid na Wendell. Very good. Ginamit ko kanina ang hula ng Panginoong Hesus ay naipako o ipapako. Ngayon, sangayon ka ba na ito'y naganap o hindi? Sino pong gumamit kanina? Ako po ba o kayo? Objection mo dito. Objection mo dito. Okay, objection. Clarification lang, 1 minute. Kailangan, 1 minute lang. Kailangan, 1 minute na lang. Makikinig ang aking kaibigan na mabuti sa anumang tanong. So, ulitin po yung tanong para maisagot po ni Ustaz. Ang tanong ko, ginamit ko ang hula tungkol sa pagkapako ng ating Panginoong Hesus. Ginamit ko ang hula tungkol sa pagkapako. Kaya, ang tanong ko, ito ba'y naganap batay sa footnote ng Quran o hindi? Bakit po footnote? At saka wala po tayo relevant to ito. Objection mo na rito. Doctor Rito, objection kasi Quran eh. Mamaya pa yun eh. Okay. Aba, madali ka. Okay. Clarification. That will be your last question. No more. Oh, last no more question. Okay, last question. Okay po, natapos na po yung question, interpolation sa loob po ng 15 minutes. Ngayon po ay susunod na po yung mga rebuttal nila. No? Ang una pong magre-rebut sa
sa loob po ng 10 minuto. Sandali lang pa. I'm sorry. Meron po tayong correction. Ano po? Meron pa palang 3 minuto. Mali po yung timer ko. Ano po? Okay lang. Tuloy natin. Last 3 minutes. May 3 minutes. Tuloy lang. Sige. Tuloy natin. Okay. Patuloy tayo. Sayan. Okay. Tuloy po natin. Tuloy natin ang ligaya, mga kapatid. Okay. Kaya ang tanong ko, ito, hinulaan, ginamit ko ang hula kanina na ang Panginoong Hesus ay mamamatay. Ang tanong, ito ba'y naganap na siya'y namatay batay sa aklat na isinulat ng isang Muslim? Commentator po yung kapatid na Mendele. Ako, kota ng commentator eh. Moderator, i-clarify po natin. Sabi po niya, nagkukot ng commentator. Okay, ano pa ba ang ruling dito? So, ayaw sagutin po ng negative side dahil ang tanong po ay kinukot sa commentator ng Quran ba yun? So ayaw niyang sagutin dahil yung tanong ay galing po sa commentator. Mamaya na. So palitan na lang siguro. Clarification muna dito. Okay, clarification granted. Ang sabi ko, batay sa hula si Kristo ay mamamatay. Batay sa hula. Inamit ko ang kanilang aklat sapagkat kung aklat ng Kristiyanos ang gamitin ko, ito'y bias. Okay. Kaya aklat nila ang ginamit ko. Okay, tanong natin kayo, studs. Tatanggapin mo ba yung tanong na yan? Clarification pa sa akin muna yung commentator. Okay, gusto lang niyang ipaliwanag at mabasa yung totoong sinabi ng commentator. Okay, masalay natin. Siya. Okay, sige. Ayon sa page 67, ito yung paghahambing. Si Muhammad ay namatay, ang kanyang kamatayan ay pangkaraniwan. Si Jesus ay namatay, ang kanyang kamatayan ay hindi pangkaraniwan. Totoo ba ito o mali? Mali. Mali. Kung gayon, aaminin mo na ang aklat na ito, objection, moderator, kung maaari, walang sasali sa amin. Speaker natin. Okay. Sige po. Continue po. Okay. Kung ngayon, kapatid Ostads, aaminin mo na ang nakasulat sa inyong libro ay mali? Hindi po. Sapagkat yung po'y pangahambing, kapatid na Mindy. Okay. Yun na lang. Yun na lang. Oh, yun na lang. Okay. So, unang tanong, kapatid Ostads, sinabi mo kanina na si Muhammad ay hindi marunong sumulat at hindi marunong magbasa. Opo. Ang tanong, ano ang nakasulat sa Sahih Bukhari, Volume 4, Book 52, Number 191, na written by Abdullah ibn Abbas? Wala po tayong dala ngayon yan. Paano po natin yung mababasa? Kung gayon, aaminin mo bilang ustad, hindi mo alam kung anong nakasulat. Dapat dala-dala mo yan. Wala kong dalang ganyan eh. Gusto na. Sunod na tanong. Sangayon ka ba na batay sa nakasulat sa Sahih Bukhari, Volume 4, Book 52, Number 191, narinig by Abdullah ibn Abbas, Alas Apostles, Alas Apostle, wrote a letter to Caesar and invited him to join in Islam. Opo. Kung gayon, sino itong Alas Apostles? Si Propeta Muhammad po. Kung gayon, batay sa nakasulat sa naturang hadith, sangayon kang marunong siyang sumulat? Hindi po. Bakit nakasulat sa naturang hadith, wrote a letter? Sahih Bukhari, chapter 2, verse 95, si Propeta Muhammad ay may mga scribe. Kung gayon, hindi totoo na siyang sumulat.
Hindi po. Sinasulat niya. Ibig sabihin, pag sinabi pinasulat, siya na rin nasumulat sa mga emperor. Sa mga siyang pipirma. Saan natin mabasa sa hadith na yung mga eskriba niya ang sumulat? Napakarami pong hadith niya. Hindi niyo rin po tala. Hindi ko tala. Para po tayo magkakaintindihan. Pero alam mo, natatalakayin natin yan. Hindi ko po alam. Ano pala? Diyos po ba ako? Para malaman ko ang bagay na yan. Okay. So kung ngayon, sangayon ka na ang batayan ayon sa aklat ninyong mga Muslim ay Quran at Hadith. Opo. Bakit hindi mo dinala ang Hadith na yun ang batayan natin? Ay, sapagkat po ang batayan, ang pag-uusapan po natin ay Quran, hindi po Hadith eh. Pero kung may nakalagay po, Quran at Hadith, kanali ko lahat! Okay. Sunod na tanong. Sabi mo na iminim... Nag-memorize si Muhammad sa Quran. Totoo ba ang nakasulat sa inyong aklat, page 30, na nakasabi, sa taon na ang propeta Muhammad ang kapayapaan ay suma sa kanya, namatay. Si Gabriel na manununda ng anghel na repaso sa Quran kasama si Muhammad. Totoo? Alam mo naman yata ng Tagalog na yan. Ulitin mo kapatid. Okay. Sapagkat ito ay naisulat sa Cebuano, meron tayong mga Cebuano. Okay. I-translate na. Marunong ka magsa? Pakibasa. Masyadong malayo. Pakibasa. Page 30. Si Gabriel ang manulunda na anad mag-insayo sa Quran uban sa propeta. Ang kalinaw man ang kanya, makausap sa usa ka tuig. Sa tuig na ang propeta, ang kalinaw man ang kanya namatay, si Gabriel nga manulunda, nag-insayo sa Quran uban kanya, makadwa. Tatagalogin natin na. Si Gabriel, si Angel Gabriel, na Espiritu ng Allah, nag-iinsayo sa Quran kasama ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isang beses sa isang taon. Si Gabriel, si Angel Gabriel nag-iinsayo sa Quran ng ikalawang beses after nang mamatay ang propeta. Yun ang pagkasalin. Malinaw ang nakasulat ito nang namatay ang propeta. Si Gabriel na anghel, English lang, o nag-insayo sa Quran. So kaya ang tanong ko, tama ba ito? Pagkatapos namatay si Muhammad, nag-insayo pa rin siya sa Quran. Di, nung mamatay, buhay pa ang propeta. Di, ang nakasulat dito? Ang nakasulat dito, sa taon na ang propeta ay namatay, si Gabriel ay nag-insayo sa Quran kasama ang propeta makalawang bisis. Mali. Mali, interpretin. Okay, so basahin natin ha. Sa tuwing ang propeta ang kalinaw manakaniya namatay, si Gabriel na manulunda ng insayo sa Quran uban kaniya. Sino yung... Okay. Si Gabriel na manulunda ng insayo sa Quran. Merong uban kaniya. So, sino itong siya? So, si Prophet Muhammad ito. So, yun ang sinabi niya. Bakit kasama pa rin niya si Prophet Muhammad? Ipatay na si Muhammad. So, ito yun. Si Gabriel nag-insayo kasama niya. Yung niya yan, si Prophet Muhammad. O, sino kasama niya? Eh, dalawa lang sila na-mention dito.
Okay, palitan natin sapagkat pinalungtot nila. Okay, eto. Sunod na tanong. Sunod na tanong. Okay. Sinabi mo kanina na ang sambahin ay isa lamang na Diyos batay sa Quran. Batay rin sa footnote ng Quran, wala bang Muslim na sumasamba kay Muhammad? Well, sa totoo lang po, hindi naman pwede namin sambahin si Propeta Muhammad eh. Sallallahu alaihi wasallam, sapagkat siya po ay propeta. Siya ay tao na katulad ng mga propetang ng una pa. Pantay-pantay ang aming pagtingin ko. Kung may ipabasa ako sa moderator sa footnote mismo ng Quran na may mga Muslim sumasamba kay Muhammad, sa ngayon kang nagkamali ka. Hindi po Muslim yun. Kung ngayon, sino ang sumasamba kay Muhammad? Abaya, wala po sumasamba kay Propeta Muhammad. Walang sasamba kay Propeta Muhammad na Muslim. Sino ang tinutukoy ayon sa footnote na Quran na sumasamba kay Muhammad? Well, siguro, malamang yung ibang mga tao niya, pero hindi Muslim. Kasi ang Muslim, hindi nila masasamba kay Propeta Muhammad. So ngayon, aaminin mo na hindi mo alam kung sino talaga ang sumasamba kay Muhammad. Panalagutan niya, brother. Oh. Okay. Ang Muslim di sasamba kailanman sa tao. Sunod na tanong. Sabi mo na ang Quran ay salita ng Allah. Opo. Ito ay pinahayag. Sa ngayon ka ba, nabatay mismo sa aklat ng Muslim, hindi mismo si Allah ang nakipag-usap kay Muhammad? True Angel Gabriel po, sa pamamagitan ni Archangel Gabriel. Ulitin ko ang tanong. Sang-ayon ka ba na hindi mismo si Allah ang nakipag-usap kay Muhammad? Opo naman, sapagkat ito sa pamamagitan nga po ni Archangel Gabriel. Sang-ayon ka rin na hindi sinabi mismo ng Muhammad ng Allah kay Muhammad na ang nagpakita sa kanya ay anghel? Ay, diretso pong sinabi ng banal na Quran yan na ang nagpakita kay Propeta Muhammad ay Archangel Gabriel. Ibig kong sabihin, personal na sinabi mismo ng Diyos na anghel niya? Nandito po sa banal na Quran yan. Sinabi ng Diyos personal? Opo. Okay. Basa po tayo. Chapter 16, verse 102 po ng Banal na Quran. Ganito po ang pagkakasabi. Verse 102 ng Banal na Quran. Ito po ang pagkakasabi. Sabihin mo, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ru al-Qudus, Jibril Gabriel, has brought in the Quran, na si Angel Gabriel ang nagdala ng Quran kay Propeta Muhammad mula sa Panginoon Allah. Nang sinabi niya, personal bang sinabi mismo ng Diyos kay Muhammad? Sa Angel, ito din nahalag ng Quran eh. Quran so, bang nasabi kaya naniniwala po kami? Kung ngayon, hindi personal na sinabi. Hindi dapat personal kasi ito okay. Na kapahayagan eh. Ikaw. Sunod na tanong, sapagkat ang Quran ay kapahayagan ni Allah, sino ang nagsalita sa chapter 1 verse 5? Yan po ay sura al sa kasahob ng sura al-Fatiha. So ang nagsalita po dito, kumpleto po ang banal na Quran, ito po ay salita lamang ng dakilang tagapaglika, ang Allah. Buong-buong po ito, bawat letra ito mula sa Allah. Wala pong salita dito sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, si Allah ang nagsalita. Anong sinabi ni Allah batay sa naturang aya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikaw lamang ang aming sasambahin at ikaw lamang ang aming hihingan ng tulong. Kung gayon sangayon ka na batay sa naturang chapter and verses, si Allah ay sumamba ni Allah. Hindi po! What? Objection mo narito. Objection mo narito. Ano ang objection?
tapusin muna ako. Okay, sige. Pakinggan natin ang sagot. Okay. Sino ang nagsalita? Ikaw lang ang aming sambahin. Sino nagsalita? Ang Allah. Sino ang sasambahin batay sa salita ng Allah? Ang Allah. Kung gayon, batay sa naturang talata, ang Allah ay nagsabing si Allah ang sambahin. Mali. Kung mabasa ko na ang sinabing ikaw lamang ay sasambahin, ay tumutukoy ito kay Allah. Sa ngayon ka? Opo. Nang sinabi ng Allah, ikaw lamang ang aking sasambahin. Sinong sasambahin ni Allah? Tinuro po ng Allah sa mga mananampalataya kung paano ang pagtawag sa Kanya. Mabasa ba sa natura ng talata na tinuro? Opo, ito nga po binabasa natin eh, sapagkat ang Quran ay katuruan mismo ng Allah sa mga mananampalataya. Kung ipabasa ko sa moderator na walang salitang tinuro, sa ngayon kang dinagdagan mo? Wala akong dinadagdag sapagkat itinuro ay ang Quran ay pagtuturo ito eh. Paano ko may mabasa o pagtuturo? Kung ipabasa natin sa moderator na wala iyong salitang tinuro, sa ngayon ka bang dinagdagan mo? Wala akong dinadagdag sapagkat ang banal na Quran ay nagpapatunay na ang mga Muslim ay ginagabayan ng dakilang tagapaglikha. Ang Surah Al-Fatiha o Al-Matani, ibig sabihin ng Al-Matani, ito ang pagtawag sa akin at pagtamang pagdarasal at pagtawag sa akin. Yun ang ibig sabihin ng kapatid. Hindi natin sa sarili mismo na sasambahin ng Allah ang kanyang sarili. Okay. Balintan natin ang tanong. Di ba sinabi mo na ang Allah ay all-knowing? Of course naman. Ayon sa nakasulat sa chapter 5, verse 19, verse 119 hanggang 120, ipahayag 3 minutes ang Diyos Allah ay nagwika, O Jesus, anak ni Maria, ikaw ba ay nagsabi sa tao, sambahin mo ang aking ina? Totoo ito? Opo. Okay. Kung ngayon, batay sa nakasulat, sa ngayon ka na ang Diyos niyo ay nagtanong. Magtatanong po lahat, tatanungin po tayo lahat ng Diyos sa kabilang buhay, pati si Jesus Kristo. Kung ngayon, aaminin mo na ang Diyos niyo ay hindi para alam kung ano ang mali. Huwag kang yan ang magagalap. Objection, moderator. Objection, moderator. Okay. Objection. Objection. Okay. Pansaman. Huwag muna siyang gagambala. Yan okay. Ang kasunduan natin. Patapusin muna ang tanong bago sagutin. Okay. Proceed. Okay. Proceed. Palitan ang tanong. Palitan din ang sagot. Batay sa sinabi mo kanina na ang Quran ay talagang totoong salita ng Allah. Wala pong wala pag-alilangan po. Okay. Bawat letra nito, sinasantigan namin hanggang kamatayan. Okay. Kung gayon, dahil ang Quran ay totoong salita, totoo ba ang sabi ni Allah na dahil sa kabundukan, hindi iyayanig ang lupain? Dahil sa bundok? Objection, moderator. Objection. Makinig siya sana sa tanong. Okay. Ulitin na lang ang tanong para masagot. Sa ngayon ka ba na ayon sa naturang talata dahil sa kabundukan hindi iyayanig ang kalupaan? Stabilizer ang sabi sa banal na Quran. Ang nakasulat sa Tagalog ano? Stabilizer nga sa banal na Quran. Sa Tagalog? Sa Tagalog. Sa Tagalog. Tinanong kita. Ano bang talata tinutukoy? Tinutukoy ko ang chapter 78, 6 hanggang 7. Ano ang salin sa Tagalog? Hindi salin. Kahulugan. Oh, kahulugan. Sige. Magkaiba yun. Kasi pag sinali natin ito, magugulat ka. Tagalog ito. Ganito sabi eh.
Ito po yung babasahin po natin para sa karamihan, ha. Ganito po. Ito po yung pinakamalapit na kahulugan sa lingwaheng maunawaan natin. Hindi ito yung Quran, ha. Ulitin natin, ito yung pinakamalapit na kahulugan sa lingwaheng maunawaan natin. Ito po yung pinakamalapit. Oh, 6. Hindi baga ginawa namin ang kalupaan na malawak bilang himlayan at ang mga bundok bilang mga talaso na pampatatag ng kalupaan? Pampatatag ng kalupaan? Yun po binabagay sa Tagalog. Okay. Okay, no more time. Ano po? We are running out of time. Ano po ba yung tinatanong nyo? Total na itanong na. Okay. Ano po? Kung mabasa ko sa ibang Tagalog na hindi yayanin, sangayon ka? Tagalog na Quran? Kahulugan lang po yung... Yung translation. Okay, balik tanong. Wala nang oras. Okay.